Regina Celile Dare, Alleluia. Quiaque meruisti portare, Alleluia. Resurrexit sicut dixit, Alleluia. Ora pro nobis Deum, Alleluia. Regina Celi, Alleluia. Quiaque meruisti portare, Alleluia. Rex urixit sicut dixit, Alleluia. Regina Celi Dare, Alleluia. Quiaque meruisti portare, Alleluia. Resurrexit sicut dixit, Alleluia. Ora pro nobis Deum, Alleluia. Regina Celile Dare, Alleluia. Quiaque meruisti portare, Alleluia. Resurrexit sicut dixit, Alleluia. Ora pro nobis Deum, Alleluia. Regina Celile Dare, Alleluia. Alleluia. Rex urixit sicut dixit, Alleluia. Ora pro nobis Deum,
Regina Celi et Are, Alleluia. Quiaque meruisti portare, Alleluia. Resurrexit sicut dixit, Alleluia. Ora pro nobis Deum, Alleluia. Tumayo po ang lahat. Viva po Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, tingin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po Jesus Nazareno. Ako ang muling pagkabuhay, wika ng Panginoon. Ang sino mang manalig sa akin ay mabubuhay kailanman. Viva po Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po Jesus Nazareno. Tayo pong lahat ay natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumay niyo lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami.
Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong sa aming pagkilala na ang iyong anak para sa amin na buhay talaga. Kami naway maging kasalo niya, pakundangang sa pag-ibig ng Espiritong kanyang padala, sapagkat siya ang tagapamagitan magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, masidhi ang pagnanais ni Saulo na usigin at patayin ang mga alagad ng Panginoon. Kaya't lumapit siya sa pinakapunong saserdote at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya ang sinumang matagpuan niya roong kaanib sa bagong pananampalataya, maging lalaki, maging babae, at madala sa Jerusalem. Naglakbay si Saulo patungong Damasco. Nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Anupat nasubasob siya, at narinig niya ang isang tinig na nagsalita sa kanya, "Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig?" "Sino po kayo, Panginoon?" tanong niya. "Ako'y si Jesus, ang iyong inuusig," tugon sa kanya. Tumindig ka't pumasok sa lungsod. Sasabihin sa iroon kung ano ang dapat mong gawin. Natilihan ang mga kasama ni Saulo. Narinig nila ang tinig, ngunit wala silang makitang sinuman. Tumindig si Saulo at idinilat ang kanyang mata, ngunit hindi siya makakita. Kaya't siya'y inakay nila hanggang sa Damasco. Tatlong araw na hindi siya nakakita at hindi kumain ni uminom. Sa Damasco naman, ay may isang alagad na ang pangalay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa isang pangitain. "Ananias, ano po yun, Panginoon?" tugon niya. "Pumunta ka sa kalye matuwid sa bahay ni Judas at ipagtanong mo ang isang lalaking taga Tarso na ang pangalay Saulo," sabi ng Panginoon. "Siya'y nananalangin ngayon. Sa isang pangitain, nakita kanyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang makakita." Sumagot si Ananias, "Panginoon, marami na po ang nagbalita sa akin tungkol sa taong ito, tungkol sa mga kasamaang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem. At naparito siya sa Damasco, taglay ang kapangyarihang galing sa mga punong saserdote upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, 'Pumaroon ka, sapagkat hinirang ko siya upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari, at sa mga anak ng Israel. At ipaalam ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin.' Pumunta nga si Ananias. Pumasok siya sa bahay at ipinatong ang kanyang kamay kay Saulo. 'Kapatid na Saulo,' wika niya, 'pinapunta ako rito ng Panginoong Jesus na napakita sa iyo sa daan nang ikaw ay papunta rito. Sinugo niya ako upang muli kang makakita at mapuspos ng Espiritu Santo.
pagdakay, may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita na siya. Tumindig siya agad at nagpabinyag. Kumain siya at nanauli ang kanyang lakas. Si Saulo'y ilang araw nakasama-sama ng mga alagad sa Damasco. Pumasok siya sa mga sinagoga at nangaral tungkol kay Jesus. Siya ang anak ng Diyos, wika niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang poon. Dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ating dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang sinumang kumakain sa katawang aking hain ay nananahan sa akin. Alleluia, 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 alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paano maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayun din naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkain bumaba mula sa langit. Ang kumakain ito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinakain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain niyon. Sinabi ito ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa sinagoga sa Kapernaum. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Iisa ang laman at iisang dugo ang nalalaytay sa ating mga ugat. Ito yung expression o statement nating mga Pilipino sa bawat isa. Ibig sabihin, iisa lang ang ating lahi.
magkakapamilya, magkakapatid, tayong lahat ay magkakaugnay. Katulad ng ginagawa natin ngayon, ngayong dito, ngayong araw ng Biyernes na ito, lahat tayo ay merong ugnayan sa bawat isa. Lahat tayo ay deboto ng Poong Hesus Nazareno. Ang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa Kanya. Ito yung narinig natin sa ating ebanghelyo ngayon. Lahat tayo ay magkakaugnay dahil sa Poong Hesus Nazareno. Nagkakaroon tayo ng ugnayan kay Hesus dahil sa Kanyang katawan at dugo. Kaya nga, ang Eucharistia na ating ipinagdiriwang ngayon, nagiging tayo kung ano ang ating tinatanggap. Mabuti yung ating tinatanggap, banal yung ating kinakain, dahil mismong katawan at dugo ito ni Kristo sa anyo ng tinapay at alak. Kaya sana, kung ano ang ating tinatanggap, ay nagkakaroon din ng maganda at banal at mabuti na epekto sa ating katawan. Paano natin pahahalagahan ang pagtanggap natin sa banal na katawan at dugo ni Kristo? Sa banal na Eucharistia, nang sa gayon ay magkaroon tayo ng malalim na ugnayan sa Kanya at tanggapin ang biyayang buhay na walang hanggan. Una dito, kailangan nating maniwala na ang tinapay na ating tinatanggap sa Eucharistia ay tunay na katawan ni Kristo. Kaya nga, kapag kumunin na, sasabihin sa atin ng pare o ng lay minister, katawan ni Kristo, tumutugon tayo ng malakas na amen. Dahil pinapaniwalaan natin na tunay na ito ang presensya ni Kristo. Merong paggalang. Hindi yung basta nilalaro lang, inuuwi pa ng iba. Pagkatanggap ng komunyon, kakainin natin ito agad ng merong pagpipitagan. Sabi nung isang bata, nung nagbigay ako dati ng First Communion sa isang Catholic school, grade 2 sila, grade 2 pupils. After po nung, ako po yung nag-preside, ano? After po nung First Communion na misa na yon, nagtawag ako ng dalawang bata at tinanong ko, oh, kamusta yung tinanggap ninyo? Sumagot yung batang lalaki. Ang sabi ng batang lalaki na yon, Father, yun lang pala yon. Ganun lang pala yon. Totoo naman. Parang ganun lang yon. Sinasabi ni Kristo sa ang tinapay ng buhay na hindi nga tayo mabubusog. Kakain kayo after ng komunyon. Pero hindi ganun basta lang yon. Hindi lang yon. Pero hindi natin namamalayan na yung ating tinatanggap at si Kristo ay iisa. Pangalawa, gawin nating banal ang ating mga sariling katawan at pagkatao. Ang universal calling natin, ang una nating pagtawag, una nating bokasyon, ay ang pagiging banal at buo. Yung may kabanalan ng ating buhay, ang tinanggap natin sa Eucharistia ay banal, si Kristo, at nagiging kaisa niya tayo. Papasok ito sa ating katawan, sa ating pagkatao. Kaya panatiliin din nating banal ang ating katawan. Ang ating katawan ang tinatawag din na banal na tabernakulo, ang templo ng Diyos. Maging malinis tayo sa ating mga ginagawa. Magkukumpisal kung kinakailangan. Hindi yung tatanggap tayo ng komunyon na punong-puno ng pagkakasala ang ating mga sarili. Kasi sa banal na Eucharistia, sa ating pagtanggap kay Kristo, nagiging kaisa niya tayo. Nagkakaroon tayo ng ugnayan sa Kanya. At hindi rin naman pwede na kung paano ko ginagalang at nirespeto ang aking sarili, pagkatapos ng misang ito, walang iya tayo sa ating kapwa. Pagnanasaan natin yung katawan ng iba, nang merong mali siya, minumura,
walang respeto sa buhay ng iba. Hindi pwedeng ganoon. Pangatlo at panghuli, kung ano ang ating tinanggap sa Eucharistia ay ating ibabahagi ito sa ating kapwa. Hamon ito sa ating lahat na sa tuwing matatapos ang misa. Sasabihin ng pare, humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Tapos pag-uwi ng bahay, mga deboto tayo, pero anong ginagawa natin? Ilalapag sa ating kamay mamaya ang banal na Eucharistia, ang katawan ni Kristo. Pero yung kamay na yan, gagamitin natin sa kasamaan. Huwag na lang tayong magsisimba kung wala rin namang epekto sa ating sistema, sa ating katawan at moral ang ating tinatanggap. Huwag na lang kaya tayo magkomunyon kung makasarili ka pa rin at wala kang pakialam o pananagutan sa iyong kapwa. Kung nirerespeto mo yung katawan ni Kristo, kung ginagalang mo yung sarili mong katawan at pagkatao, katulad ng nasabi ko kanina, dapat ganun din ang paggalang at pagrespeto natin sa katawan ng iba. Dapat kung ano ang ating tinatanggap, nagkakaroon ng magandang epekto, maganda na mabuti at banal. Dahil kung ano ang ating tinatanggap, atin din itong ibinibigay at ipinadadama sa iba. Mamaya, magbubukas tayo ng palad para tanggapin ang katawan ni Kristo. Ito ay isang malaking hamon na kapag matatapos ang misa, huwag nyo rin kaliligtaan na magbubukas kayo ng palad sa inyong kapwa kapuspalad. Amen. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ibinigay sa atin ng Ama ang kanyang anak bilang tunay na pagkain at tunay na inumin sa hapag na ito. Hilingin natin sa kanya ang lahat ng ating mga pangangailangan sa pamamagitan ni Kristo, ang pinagmumulan ng bagong buhay. Ama, panatiliin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eucharistia. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eucharistia. Ang simbahan naway lumago sa pagpapahalaga sa Eucharistia bilang tinapay ng buhay sa pamamagitan ng mas mataimtim na pagdiriwang ng banal na misa. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eucharistia. Bilang isang pamayanan, naway hindi natin ipagwalang bahala ang ating buhay pananampalataya, bagkos higit na manalig sa Diyos araw-araw kahit sa ating mga kahirapan at pagdurusa. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eucharistia. Ang mga pamilya, lalo na ang ating mga anak, naway lumago sa mga biyayang dulot ng patuloy na pagtanggap ng Eucharistia. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eucharistia. Ang mga may sakit, nawa ay palakasin ng kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pakikipag-isa sa kanilang mga paghihirap sa pagpapakasakit ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eucharistia. Ang mga mahal natin sa buhay na yumao, naway magkamit ng buhay na walang hanggan na ipinangako ni Kristo.
Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Sa katahimikan natin itaas sa Diyos ang ating mga pangpersonal na intensyon. Ama naming nasa langit, ibinigay mo sa amin ang katawan at dugo ng iyong anak bilang pagkain at inumin sa aming paglalakbay. Marapatin mo na sa aming pakikipagkaisa sa kanya, kami rin nawa lahat ay magkaisa bilang bahagi ng kanyang katawan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Jesus Nazareno, alakatinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Pagpapalat, buhay na dalisay. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay galugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay namin, iyo sanang galugdan, at kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubo sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay, sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa nang kadakilaan mo. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Inagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu,
gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang kabyak puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan
at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Bagot wagas
Alleluia. Ang taga-Israel, bayang sabihin, paninayayan, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat, kailanman. Si Kristo'y inigain na, pamaskong sa tinapay na pamista bago't wagas. Alleluia. Announcement, ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga ministry, organization at samahan ng ating simbahan na salubungin ang pagdating ng mahal na Birheng Maria ng Antipolo dito po sa ating simbahan sa darating na April 29, 2023, Sabado. Ang misa ng pagtanggap ay sa ganap na 10 ng umaga na pangungunahan ng ating rektor na si Reverend Father Rufino Sescon Jr. Mananatili po ang Mahal na Birhen ng Antipolo hanggang Linggo, April 30, 2023, at ang misa naman ng pamamaalam ay sa ganap na 6 ng gabi na pangungunahan naman ni Reverend Father Reynante Tolentino, rektor ng Antipolo Cathedral, at susundan ito ng alay lakad para sa kapayapaan patungong Antipolo. Makiisa po tayo, maraming salamat po. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-aalaala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng Cruz ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain po kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang banal na Eukaristiya. Humayo kayong taglay ang kapayapaan
ng Panginoong Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba namin, pinipintuho namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka namin. Padre Jesus Nazareno, niluwalhati